Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Please, pa-subscribe naman dyan. Maraming salamat! Okay, pag-usapan natin ay noong kasagsagan ng Bagyo, hindi natin nakita ang Presidente Bongbong Marcos at saka si Madam Lisa Araneta. At syempre, ang pinuno ng Kongreso na walang iba ay si Martin Romualdez o tinatawag ng mga kaaway niya na Tambaluslos. Tambaluslos nga siya kasi nga nung kasagsagan ng bagyo wala sila yung mga matataas na leader. Hindi natin nakita yung kanilang pagtulong sa mga tao na nasalanta ng bagyo. Kung ako makikita natin, talagang kaawa-awa sila. May mga namatay, may mga nawala ng bahay, properties, everything nawala sa kanila dahil sa bagyo na nangyari at sa pagbaha. Nahanap yung mga flood controls na naapiktado pa yung panahon ni Pangulong Duterte. Pero matagal na po yun, mahigit 2 years. So dito, kung hindi niyo alam kung nasaan si Tambaluslos, si Congressman Martin Romualdez na taga Tacloban ng Region 8, siya po ay nandoon sa Spain. So, nandoon po siya sa Batangas. Kalatagan champion of the high goal Copa de Oro, Faco Piares. Martis Romualdez, Antonio Hegoy, and Santi Laborde took their second title of the Torneo Internacional de Polo Andalusia. So, doon po siya. So, marami ang mga nag-galards, lalong-lalo na yung mga apektado ng pagbaha at laging kinukontra si Inday. O ito, sabi dito, the most corrupt speaker of the House of the Representative in the Philippines. Bravo, bravo. Makikita na siya na happy-happy niya, hindi niya alam na yung kanyang mga kababayan ay binanata na ng bagyong Inting at nasalanta ng bagyong iba ay namatay na. So ito dito, sinasabi nila dito na basta ang mahalaga, walang nag-aaway sa pwesto ng House of Speaker, hindi tulad ng panahon ni Duterte, mas magulo. O magulo kasi ngayon hawak niyo ang pwesto. You see, marami, the most outstanding corrupt government official of the Republic of the Philippines na walang iba kundi si Tambaluslos. O ito sabi, dito nila ha. Typhoon Haiyan, where Romualdez is the congressman, still hadn't recovered much from the devastation only until the time President Rodrigo Duterte yung unang nag-help sa lugar nila at ngayon inahas pa. Diyos ko. Adding insult to injury, much of the destruction was concentrated in Leyte, an island ruled by the family of Imelda Marcos, the widow of the late dictator Ferdinand Marcos. Ayan, hindi natatanggalin ng late dictator yan kasi ang anak ngayon ay dictator na rin at saka itong si Tambaluslos dictator na rin. See? A man who fell from grace after amazing $10 billion fortune during his 2 decades in office, 30 years after Marcos was deposed from power, the legacy of his rule is still being felt amid the devastation of Haiyan. With those ties to Marcos' descendants, the Romualdez family, one of the richest and most influential political dynasties, kasi pinabayaan ng mga tao. And the Philippines now called the shots on Leyte. The results have been about what you'd expect from a family intimately acquainted with the dark side of Philippine politics. At ngayon, ginagawa na rin nilang dark. O, see? At least 7 of Imelda Marcos' relatives hold political office, including Alfred Romualdez. Isa pa yan, hindi talaga mapalit-palitan sa Tacloban kasi nga ay marami ang bumuboto naman sa kanila. So, eto sabi. Who preceded him as the mayor of Tacloban has for the past decade been the target of a corruption investigation by the Presidential Commission on Good Government, which has long sought to confiscate money and properties that it suspects were unlawfully acquired during the Marcos regime. Romualdez's aunt Juliet is one of the 50 richest people in the country with a net worth of $165 million. Meanwhile, his cousin Ferdinand Marcos Jr., the son of the late dictator, is a senator. Another cousin, Ferdinand Martin Romualdez, is the single wealthiest congressman in the region. Kasi biniboto siya ng tao, di walang magwa. O, tingnan natin yan. So, nagkaroon na nga ng
baha, pero nasaan siya? Nasa Spain. Hinahanap din niyo si Sarah nung nagbagyo na nagpunta rin ng Germany. O ngayon, bakit din niyo hinahanap si Martin Romualdez? O ito. Alam ko na habang wala ako sa Pinas, hindi pababayaan ni Ontiveros, Kimbo, Castro, Chua, Apante, Brosas, et al. Ang aming plan, we stick to our plan. Kahit wala siya, nandun siya sa ibang bansa, stick to the plan. O, diba? Wow, habang lumalagoy sa baha ang Pilipinas, oy, members of the Congress, send all your congratulatory remarks to this family as well. It's huge accomplishment. Accomplishment na yung ginawa niya doon na wala siya sa kanyang mga kababayan, kundi andun siya sa paglalaro ng polo na pinaka-expensive kasi gagamit kayo ng kabayo dyan eh. O diba? Expensive talaga siya, promise. At dito naman, makikita natin, malaki talagang pagkakaiba sa mayaman. Tingnan niyo, napakahirap yung baby. Wala siyang payong. Merong payong pero maliit. Hindi kasi siya siguro nabasa na yung baby na yan kasi pinagpasapasahan na. Kasi mabilis na yung tubig, yung agos ng tubig. At wala kang makikita ng mga pulis na tutulong at saka sundalo. Sila-sila lang. Kasi ang mga pulis at sundalo wala dyan. Nasaan? Nandun, hinahanap ang heartbeat ni Kibuloy na 13 days na ngayon, wala pa rin. Pero binabalita na, ito na, makita na talaga. Heartbeat pa talaga ni Kibuloy. Heartbeat ng tao or heartbeat ng palaka, ng daga or mga snakes na mga heartbeat. Ano yan? Heartbeat. So, yun lang po. Maraming salamat kayo na mag-decide kung gustong-gusto niyo pa talaga si Tambaluslus na maging congressman. Kasi nakikita niyo, pinabayaan ang taong bayan na ang mga taong ito ang bumuto, ang naglagay sa kanila dyan sa pwesto dahil sa unit team. Yan. Ang mga taong ito, ang iba ay pro Duterte, na kung tumakbo lang sana si Sara Duterte bilang presidente, sure na hindi manalo si Bongbong Marcos. Kaya lang, ang mga Duterte ay tinulungan si Bongbong Marcos to regain their honor. So, anong nangyari ngayon? Ayan, sila ay ipinagkanulo. So, kung sasabihin nyo dyan na bitter tayo, hindi tayo bitter. Kasi nagsasabi lang po tayo ng totoo na, diba, nung nanalo sila, diba sabi natin na ito magandang panggobyernuhan ngayon. Maganda ang ating gobyerno kasi walang sasalong at walang oposisyon. Iisang party lang sila. Ang unit team. E ngayon, hiwalay team na. So, yun lang po. Bye-bye! Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.